Gumi! Claudine, iba pang cast ng Home Along, nag-iyakan dahil kay Sita Astles, pag-usapan natin yan. Pero bago ang lahat, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel ay huwag kalimutan mag-subscribe para lagi kang updated sa latest chika. Naging emosyonal ang cast members ng classic kapamilya sitcom na Home Along The Reales, sa pangunguna ni Claudine Barreto nang mag-reunion sila recently. Mas naging masaya at makabuluhan daw ang muli nilang pagkikita nang dumating at makapiling ng grupo ang dating aktres na si Sita Astles na isa rin sa mga karakter na nagmarka sa Home Along The Reales. Sa isang video reel na ibinahagi ni Claudine sa kanyang social media accounts, mapapanood ang bonggang pagsasama-sama uli ng HADR family. Isa nga sa mga makabagbag damdaming eksena sa kanilang reunion ay ang pagdating ni Sita Astles, na talaga namang welcome ng napakainit ng kanyang mga co-stars sa sitcom na pinagbidahan noon ng comedy king na si Dolphy. Makikita ang mahigpit na pagyakap ni Claudine kay Sita Astles pati na rin nina Smokey Manaloto, Maybelline de la Cruz, Gio Alvarez at Nova Villa. Welcome back, Sita Astles. The family was lost for a while, but now it's back, ang caption na inilagay ni Claudine sa kanyang Instagram post. Sabi naman ni Maybelline, lahat sila nagtatanong where's Tita Sita. Finally noong nakita ko yung reaction ng mga kapatid ko sa home, sila Tita Nova, Villa, nandoon pa rin yung closeness, nandoon pa rin yung warm ng bawat isa. Pahayag ni Smokey, noong niyakap namin siya, parang kahit na walang salita na lumalabas, naiintindihan namin. Naiintindihan namin siya, ito na o, paunti-unti, pakumpleto na kami, say naman ni Claudine. The family was lost for a while, but now it's back, ang mensahe naman ni Gio Alvarez. Gumanap si Sita Astles bilang Hilary Lagdameo sa Home Along The Reales, ang mabait at maunawang boss ni Kevin Cosme sa sitcom na ginampanan ng yumaong comedy king na si Dolphy. Umere ang Home Along The Reales sa ABS-CBN mula early 90s hanggang early 2000s. Pumanaw si Mang Dolphy o Rodolfo Vera Quizon, Sr., sa tunay na buhay noong July 10, 2012 sa edad na 83. Ito'y matapos makipaglaban ang hari ng komedya sa chronic obstructive pulmonary disease sa loob ng 5 taon. Nawala sa showbiz si Sita Astles ilang taon na ngayon ang nakararaan dahil sa mga hamon at pagsubok na hinarap niya sa kanyang buhay. Sa isang panayam ay pinabulaanan ni Sita na namumulubi na siya at nanlilimos na lamang sa lansangan. Aniya, kaya pa naman daw niyang mamuhay ng normal. Pero aniya, totoong nagkaroon siya ng mental health problems at na-diagnose ng pagiging bipolar. It all started there, natalo sa eleksyon noong 2007, and it really hit me that hard. Since then parang ayokong makipag-usap sa ibang tao. I kept all my emotions to myself. Kaya nga siguro tumindi ang depression ko kasi wala akong mayanggan ng sama ng loob at mga frustrations ko. The reason ako nagpagala-gala sa Manila was because ayokong nasa bahay lang ako. My house was being robbed every day at binabato-bato pa ng mga bata roon. Kapag sinusumbong ko sa pulis, hindi sila naniniwala sa akin. Sinasabi nila na nababaliw lang daw ako. Kaya that added sa mga nararamdaman ko. I was always that person na very vocal and masayahin. Napakaprangka kong tao. I always spoke my mind. Pero noong na-depress ako, nag-iba bigla lahat. Parang bumaligtad ang buhay ko ng 360 degrees. But now, I am glad to say that I am getting better. I am taking medication para mabalanse ang sistema ko. Malaking tulong ang mga gamot ko to really put me in the right place, ang pahayag ni Sita sa isang panayam ilang taon na ngayon ang nakararaan. Anong masasabi nyo sa ating chismis ngayon? Mag-comment na at subscribe para updated ka sa latest chika na gaya nito. Maraming salamat po.